yun nga, nangyari. Ang gusto ko lang, kaya ako nang ini-emphasize yung nangyari sa buhay ko. Hindi nangangahulang ang matalino-matalino ang mananalo. Kung wala kang abilidad, kung wala kang pakikitungo sa tao. Ang importante talaga. Yung pakikitungo sa tao. Ito na yun. In-interview ako, kahuli-hulihan pa nga, gutom ako talaga. Pero nakikita ko nung guardia. Na may potensyal. Nakikita ko nung nag-i-interview. 5, 5 silang nag-i-interview. Ah, may mali isang ano. Lima pala ang dadaanan mo. Panel eh. Sobro naman yun, ano? Ano ba yung Pilipino? Dalawang Australiano. Dalawang Australiano, tatlong Pilipino. Ah, may ibang lahi. Mm-hmm. Ah, so. Okay. So, nangyari noon, sabi nung Australiano, natapos ako. Ang sabi niya, hintayin ninyo ang announcement. Yung isang grupo, yung unang 10, class A yon, yung first choice. Yung susunod na 10, class B, second choice. Nasa second choice siguro ako, ganun, okay? Yung tatawagin ng pangalan eh. So, eto na ngayon. Yung nakalaban ko sa, dalawa na lang eh, no? Yung nakalaban ko, malakas ang backer sa Pilipinas, sa Department of Education. 14 years experience. Okay. Ako, 11 months. Parang, ano ka po pala? Wala na ako, sarado na ako. Wala na akong pag-asa. Walang pag-asa. Kulelat ka talaga sa... Ano pa na talaga eh. Kulelat ako. Wala akong pag-asa eh. Walang pag-asa eh. Pag naging segunda ka, wala hindi ka. Ang kailangan lang yung... Priority sir, sila eh. Yung priority, yung first lang eh. So, ano nangyari? Di, eto na ngayon. Okay. Yung si Arnulfo Ardon, pangalan niya. Alam ko lahat yan. Arnulfo. Pero ano yung palagay ko, Ilocano yun eh. Hindi siya naghihintay ng announcement. Dahil siya, alam niya may mga bakal siya sa Department of Education. Yung mga nag-interview, sa kanya, alam ay na niya. Bata niya. Bata siya. Okay. Wala ko gagawa nun. Talo talaga ako. Pero ilan ang natawag? 10. 10 na? Oo, 10 eh. Ah, bali sa second choice. 10 ito, ba sa first choice? Tapos na. Tapos na. Eh, lahat kami doon sa first choice kami. No? Nasa 20 yung kinuha sa ano? 20. Ah, sa 20. Oo. Pero, ang sabi, pagkatapos ng interview, hintayin niyo at may announcement. Akala ng iba, yun na lang ang interview. Naghintay ako. Ito ang susunod na interview. Panel interview. Meron pa lang ano. Pangalawa. Yung kalaban ko, umalis na. Oh, di okay. Kampante siya eh. Dahil natawag na niya yung ibig sabihin na ano na niya. Sigurado na siya eh. Sigurado na siya. Ako naman, narinig ko yung announcement. Nakita ko, Danilo kasama. Ganito, ganon. Para sa second interview. Nag-antay ka? Ayoko. Natawag ko pangalan ko sa second interview. Pasado ako sa first. Pasado. Sa second, incoming ako. Kasama ka doon sa 20? Lahat. Kasama ako. So, ito na ngayon. Second interview. Wala yung kalaban ko. Dahil wala yung kalaban ko, galit yung Australiano. Paano na interview niya? Sigurado na siya eh. Tapos, wala siya dyan. Wala siya dyan. Report for third interview. Pangatlo. Naandun ngayon kalaban ko. Ako, yung sa kalaban ko, nakalagay ang pangalan niya. First choice. Galing na. Galing sa bagay. Lakas. First choice. Eh, naandun na sa lamesa ng Australiano. Lamesa ng Australiano. Number 10. Arnulfo Ardon. Alam mo sabi nung ano? Nung Australiano. Meron akong Parker pen. Give me yung bloody pen. Tingnan nyo yung listahan. Nakalagay Arnulfo Ardon. Walang kasama. Parker pen ko yan. Sinulat.
yung Australiano po yung nagsulat. Danilo Casano. Number 10. Ay puta, inan lang. Aalis hindi kami sa yung ano? Aalis kami ng July. Hmm. October na kami nakaalis. Inabol. Inabol nila yan. Sabi ng Australiano? Ah, inabol. Nagano. Sabi ng Australiano sa kanila? Nobody's leaving. Yung sampung yan, kung hindi kasama si kasama, wala kahit isa dyan aalis. Eh, oras na naman para yung eskwelahan doon sa Papua New Guinea, nagbukas na. Wala pa yung mga instructor. Wala pa yung instructor. Dahil kay Danilo. Mm. Di, meron dyan sa akin, dapat hindi siya, hindi kinuha yan. Hindi naman niya ma-represent yung bayan natin. Mas maganda may, wala naman siya ka-experience. Doon kayo tanong. Hindi naman ano yun yung total experience ang hinahanap doon eh. Yung doon performance. So yun ang golden moment ko nung makita ko yun, iyak ako eh. Ang payat-payat ko nun. Alam mo ako, 97 pounds. Ang liit ko, payat-payat. Dahil nangangayayat ka dun sa kasi hindi pakikipagsapalaran. Hindi mo sinasabi sa magulang ko. Ako lang, sarili ko lang. Ni hindi alam na aking nobya. Ito na ngayon, pangatlo o yung, na. Yung mga magulang mo po? Hindi alam. Hindi rin. Pas umalis lang ako nang sa punta. May interview po ako. Pagka-interview mo, direct tayo. Trabaho naman ako doon sa ano. Trabaho. O si, kanina na po yung pumasahe sa kanila na po ang ano? Hindi, ako yun. Ako muna. Yung ibig sabihin, nung makapasa na ako, lahat yung medical ko, yung airplane. Sila na po gumastos. Lahat na yan, kung ano gagastos mo sa passport, lahat sila maglalakad. Ilalakad. Ah, sila pa lang. Lahat wala akong... Oh, magandang ano yun. Talagang totoo yung ano na yun, kumpanya dahil... Yung mga Australian High Commission na. Sila lang. Mismo ang nag-ano. So, basta makapunta ako. So, swerte ko talaga. Pero kung wala po palang ano dun, wala yung Australiano, eh, pag puro Pinoy lang wala, medyo... Wala ka na. Wala. Hindi ka na nakano. Di bali punta po sa ano, yung tungunon, Papua. Diretso yun. Oo. Ilang taon po doon? Tatlo. Nagturo ako. Nakisama ako doon lahat. Magaling ang aking ano, magaling ang aking report. Yung mga superintendent niya, pero mga, ako lang ang dikulor. Ibig sabihin, nagtuturo ka rin doon. Nagturo talaga yung electrical, oo. Tapos ano po yung mga tuturuan doon? Yung mga apprentice na native po yung native sa Papua. Eh nakalusot naman ako. Ako raw yung magaling talagang teacher, sabi yung magaling teacher. Tapos naging level 2 instructor ako. Yung mga level 1 mga Australiano, pero malaki dahil puti. Malaki ang sweldo. Ah, okay. Ang ano doon, language ko na ginamit, English. Eh, ang nangyari doon, yun ng mga Australiano, under ko sa pagtuturo. Level 2 ko eh, supervisor. Ano ibig sabihin? Ayaw ko ang taon doon, basta level 2 instructor ako. So, may mga level 1. Nababa sila. Oo, level 1. Pero, yung, malaki yung, pera nila. Dahil puti sila eh. Iba yun eh. Ibang budget yun. May ano sila. Ibang budget nun. Ibang budget. I don't care. Pero, nung mag-asawa kami ni Mrs. Ah, bali po. Doon ako nakasali. Doon ko nakilala si Mrs. Si 1975. Kinasal kami. So, ang nangyari nun, alam ko magpapamilya ako eh. Ayaw kong magkaroon ng anak o magsimula ng pamilya na underdog kaagad kami. Discriminated na kami. Kasi walang pag-asa eh. Hindi na ako magiging puti. Puputi ang buho ko, pero hindi ang kulay ko. Hindi ang kulay. Ah, iba talaga ang ano nila doon. May ano pa rin pala. Oo. May pagkakaiba rin pala sa pag-asa. Kaya nagpunta ko hindi talaga ang ano. Kaya nagpunta ako sa Canada. Pero at least tinanggap po kayo doon sa ano na magturo dahil sa ano kahit medyo iba ang ano nila. Tinanggap ko yung
doon ko na unang naranasan na hindi pantay-pantay ang tao. Pero hindi ka mag-iiyak, dapat ipantay niyo ako ganyan. Hindi ako mag-iiyak. Gumagawa ako ng paraan. Yun. Hanggang sa yung isang, yan si Marie, mag-a-apply ng papuntang Canada. Walang sasakyan. Si Marie, kamag-anak na malayo ng misis, nangailangan ng sasakyan. Ako may bulok na Volkswagen. Siya, okay, hatid kita. Hindi hatid mo. Noon po, sa ano? Doon sa Papua New Guinea. Sa Papua. May consulate. Ah, na-una siyang napunta na. Hindi! Sabay siya ng misis. Na-napunta ka nila. Nasa Papua din siya, pero gusto niya mag-Canada. Oo. Oh. Nauna siyang napunta ng Canada? Hindi. Ay, nauna siyang mag-apply. Ah, nag-apply siyang nauna sa inyo. Mm-hmm. So ako naman, binigyan ko lang siya kasi ng ano, binigyan ko lang siya kasi ng ride. Mm, nag-a-apply papunta ng Canada. Oo, wala siyang sasakyan eh. Ah. Walang public bus, ganyan. O di, nailala ko siya doon. Sabi nung consul ng ano ng Canada, "What about you? Do you want to go to Canada?" I go, do I have a chance? I go, hindi ako nagpa-apply ng papuntang Canada. Basta, ang tanong ko lang, do I have a chance? Ang tanong sa akin, isip mo po yun. Wala pa. Ang sa akin, ang sagot niyo sa akin eh, what have you got? At with, what have you got? I'm teaching, ganito, ganito. Meron akong bachelor's degree. Napakabait naman ng consul ng Canada sa Papua. Tapos eh, consul. Tapos meron akong lisensya sa Papua New Guinea. Lisensya ang electrical. Na pangano talaga. Na-transfer mo sa Queensland. Nagkaroon ko, kahit na dito, meron kaya nga. Dapat talaga mag-isip ka ng ano. Lisensya. No? Hindi ka lang nakapokus sa isang ano eh. Dapat nasa ano ka eh. Ang dami mong paano, kailan gumawa ako ng paraan, hindi dahilan. Tama. Hindi ako maghahanap ng dahilan. Ang kaya sa akin, anong paraan ang gagawin ko para umasensya? Maraming paraan. Eh, ganito ko sa... Kasi ganito kayo. Kasi ganito kayo. Kaya po ako na naka... I don't want to talk to you. Eh, ganun ako. Ganun ako. Ay, iritado ko sa ganun na... Anyway, yun ang nangyari. Oh, eto yung papel. Yung kaibigan ng ate Malumo, pupasa siya. Ako, binigyan lang. Pirma ko lang daw. Within 10 days, may resulta na. Kailan mo gusto magpunta rito? Medical. Ha? Magpapamedical na ako. Pupunta na akong Canada. Eh, may kontrata pa ako sa Papua New Guinea. Na forfeit yun. Nawala yung bonus. Sana makakabalik ako ng Pilipinas. Tapos, sakala ko ano, babayaran ako ng Papua New Guinea. Ng Australia, no? Hindi ko na kinuha yun. Oo. Importante yung Canada eh. So, July yun. December, umalis kami. Pumunta kami rito. Sa Vancouver. Bumili kami, muna. Bumili kami ng pangginaw sa Salvation Army. Yung jacket ko. Salvation Army yan. Oh, Salvation po yung dahil wala pang ano eh. Hindi mo naman nakuha yung sahod mo sa ano. Hindi ko naman nakinawa. Pero, yung bali dito, papunta ko rito. Yung ako ang bayad. Pamasahin niya po. Wala sa sahod ko. At least mayroon po kayong pangalag. May pasagot ako. Oo. Kaya, pero kung may sasabihin na, ay swerte ka ganito, hindi ah. Pinagsikapan mo po. Ganon din yung hindi basta-basta. Ganun din yung bukid. Yung makikita mo merong isda. Ang daming huli. Ang nakikita mo lang yung isda. Nakikita mo lang yung huli. Pero bakit nagkaganoon? Hindi naman ako ng isda. No? Paano sila makakapangisda? Wala silang lambat. Wala silang bangka. Gamit. Wala lang gamit. Kanin yung mga gamit na yun? Pwede mong ma-provide sa kanila, di ba? Kaya nga sila makakapangisda. Eh. Nag-provide ako. Pero walang makikita, hindi mo makikita si Kuya Danny. Hindi. Ang dahil makikita mo, si Louie hawak yung lobster. Oo, oh, yun. Pero hindi nyo makikita. Sila nanginginaba. Oo, which I'm okay.
Kasi ang katotohanan, ginawa ko ang magagawa ko para sa kanila. Yun ang tulong, hindi yung sa Facebook lang. Sa tunay na... Yun ang pagkakain. Yun ang pagyayabang ko. Yun ang ituturo ko sa tao. Yun ang ituturo ko sa mga anak at saka apo ko. Hindi kailangan, wii, bongga ka na. Ako nga dyan eh, ako nga dyan eh. Ako bida dyan. Para mga politiko, ito yung ano, sa kabutihan loob ni ganito, ganun. Samantalang pera ng bayan yan. Oh, papasimento ka yun, one on one. Ay. Isang sa akong bayan, ano, paano yun? One is to one po yun. One is to one. Proyekto ng ano eh, proyekto ng gobyerno. Napakagandang proyekto. One is to one po yan. Oh, yung isang truck na simento, buhangin, isang supot na simento, yan, napakagaling yan. Kaya pag counting ulan, inagos ng tubig, wala na eh. Pero napakaganda nga ano, sa ano eh. Mix mo yan, yung mix ng ano eh. One is to one. Kaya nga sabi sa sarili ko, kaya mo na lang ako. Katulad nitong tumbukin na to, million. Kung... Ang gastos ko lang. Mapapagalaan na. Million ang in-invest ko. Pero kung hindi pa halagahan, maraming mga tao nagdaan dyan, hindi naman nila pinahalagahan. Ang gagawin ko sa kanila, tanggal sila. No. Marami ka na po palang ano doon, naging ang tao. Ang dami kong tao dyan. Dami kong tao. Kaya sa akin, kung ayaw mo magsika, paano gagawin ko sa'yo? Wala na ako may tutulong sa'yo. Kick out! Doon ang ating sasya. Oh, dahil siyempre, tinuturoan mo ng mapabuti yung kalagayan nila, iba naman yung iniisip. Sabi mo, yan yung pananaw nga talaga. Ang ano dun, eh. Kailangan ng pananaw. Katulad ni Louie. Yung nakatuon talaga doon mismo sa ano. Ay, si Louie na nga lang, yung aking nandun eh. Basta na lang siya, siya pinakamatagal doon. Dapat marami saka na siya na doon. Matanda na siya. Alam niyang wala na siyang pupuntahan. Si Louie, nung kinuha ko, hindi ko kilala. Bungi, bungal, walang ngipin. Ay kung ngingiti ka rin. Kundi ngingiti ka. Pinagawa ko yung position niya. Maganda na nga ngiti. Hindi ko siya kilala. Wala akong hinihingi sa kanya. Tapos sabi niya, gusto niya na pupunta sa amin. Okay. Tinanggap ko siya. Tapos ang inaasahan ko sa kanya, dahil nga, ngayon August 24, pangalawang taon niya, na marami na siyang maituturo dito sa mga ano, sa mga bago. Ang problema, gusto niya gumawa siya ng paraan na magkawatak-watak yung mga bago. Selos. Ganito, selos. Saka nagka, nag-ano doon sa ano eh. Uy, patay na yun. Nagmamaritis. Patay na yun. Patay na yun.